Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw mga mag-aaral. Ako si Ma'am Johara Pandapatan Undi, ang inyong guro sa Araling Panlipunan 8. Ngayong araw ang ating tatalakayin ay tungkol sa Heograpiya ng Daigdig. Sa araling ito, inaasahang matututunan natin ay nasusuri ang katangiang pisikal ng daigdig. Gaya ng nakagis ng pag-aaral ng kasaysayan, simulan natin ang talakayan natin sa pamamagitan ng pagtatanong. Nabatid niyo na ba ang kapaligiran na kinabibilangan natin? Ano-ano kaya ang bumubuo sa tinatawag na daigdig? Paano ito naging angkop na lugar para sa mga nilalang? Bakit tayo nakadepende sa kakayahan ng mundo na panatilihin ang buhay dito? Ang kasagutan sa ating mga katanungan ang tinatawag na Heograpiya. Bilang panimula, ang heograpiya ay isa sa mga salik ng nakakaapekto sa daloy ng kasaysayan. Malaki ang ginagampanan ng heograpiya sa pag-usbong at pagbagsak ng isang kabihasnan. Ito rin ang humuhubog at patuloy na humuhubog sa pagunlad ng kabuhayan at paglinang ng kultura ng mga tao. Ngayon, ano nga ba ang heograpiya? Ano ang daigdig? Unahin natin ang heograpiya. Para sa inyong kaalaman, ang heograpiya ay nagmula sa Gregong salita na geo at graphein na ang ibig sabihin ay paglalarawan sa tinatawag na daigdig. Ang pag-aaral ng heograpiya ay nakahati sa dalawang konsepto. Una, ang heograpiya ito ay isang agham panlipunan, kung saan pinag-aaralan ang katangiang pisikal ng daigdig. Ngayon kayo naman, ano nga ulit ang heograpiya? Tama! Ang pag-aaral ng heograpiya ay nahahati sa dalawang bahagi. Una ay ang heograpiyang pisikal, pangalawa ang heograpiyang kultural. Ano nga ba ang heograpiyang pisikal? Tama, ang heograpiyang pisikal, ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig. Habang ang heograpiyang kultural naman, pinag-aaralan dito ang pamumuhay ng mga tao sa daigdig. Ngunit sa ating aralin ngayon, ang pagtutuunan natin ng pansin ay ang katangiang pisikal ng daigdig. Dumako naman tayo sa daigdig. Pagmasdan ng solar system, nasaan ba dito ang daigdig? Tama! Ang daigdig ay nasa 3rd posisyon mula sa malaking bituin na tinatawag na araw. Ano kaya ang pinagkaiba ng daigdig sa ibang planeta? Tama! Sadyang ang daigdig, maraming nilalang ang nabubuhay dito. Ang posisyon ng daigdig ay akma upang makapamuhay ng maayos ang tao, halaman at hayop. Ang daigdig ay binubuo din ng malaking porsyento ng tubig, kung kaya't ito'y nakakakuha ng sapat na sinag ng araw. Halos lahat ng kapaligiran at kalikasan mula sa hangin, ulan, alon, klima at panahon ay naaapektuhan ng araw. Mahalaga ang sinag ng araw sa mga halaman upang maganap ang tinatawag na photosynthesis. In return, ito din ang nakapagbibigay sa atin ng sapat na oxygen. Ano nga ba ang oxygen? Para tayo ay mabuhay dito sa mundo. Balik tayo sa pag-aaral ng heograpiya. Sadyang komplikado ang pag-aaral sa heograpiya. Yun ay noon. Ngunit ngayon, naging mas madali na lamang ang pag-aaral nito. Sa paanong paraan? Noong 1984, ibinalangkas ng National Council for Geographical Education at ng Association of American Geographers ang 5 tema ng heograpiya. Ano-ano ito? Pakibasa: lokasyon, lugar, rehiyon, interaction ng tao at ng kapaligiran, at paggalaw. So, isa-isahin natin ito. Una, ang lokasyon.
Ano nga ba ang lokasyon? Ang lokasyon, ito ay tumutukoy sa kinaroroonan ng isang lugar sa daigdig. Maaari din itong sagutin ang katanungang nasaan ba ang Pilipinas sa globo? Sadyang malawak ang ating daigdig, kung kaya't may mga paraan na pwede tayong gamitin para matukoy ang isang lugar. Ang pagtukoy sa isang lugar ay nahati sa dalawa. Ito ay ang absolute location at relative location. Ano nga ba ang absolute location? Ito ay ang paggamit ng imahinasyong guhit ng latitude at longitude sa globo upang maging tiyak at mas eksakto ang lokasyon ng isang lugar. Relative location naman, ito ay ang pagtukoy ng lugar sa pamamagitan ng mga bagay at lugar sa paligid nito, gaya ng anyong lupa, anyong tubig, at mga estruktura na gawa ng tao. Ngunit sa modernong panahon ngayon, naging mas madali na lamang ang pagtukoy ng lokasyon ng mga lugar. Gamit ang mga application maps sa ating smartphones, mas nagiging mas madali na itong matukoy. Pangalawa ay ang lugar. Ano nga ba ang lugar? Ito ay tumutukoy sa katangiang natatangi sa isang pook. Ang pagtukoy ng geografiya ng isang lugar ay nahati sa dalawang pag-aaral. Ano-ano ito? Tama! Ito ay ang geografiyang pisikal ng kinaroroonan. Pangalawa ay ang geografiya ng mga tao na naninirahan sa isang lugar. Gaya ng ating bansa, mayroon tayong sariling geografiya na maidadagdag sa ating kasaysayan. Pangatlo ay ang rehiyon. Ano nga ba ang rehiyon? Ito ay bahagi ng daigdig kung saan pinagbubuklod nito ang pagkakatulad sa mga katangiang pisikal at kultural. Sa papaanong paraan, maraming rehiyon sa daigdig. May rehiyon sa mga kontinente, mayroon ding rehiyon sa iba't ibang bansa. Gaya na lamang ng rehiyong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang mga tao at probinsya na nabibilang dito sa BARM ay pawang taga Mindanao at pawang mga Muslim. Pang-apat ay ang aksyon ng tao at ng kanyang kapaligiran. Ano nga ba ito? Ang interaksyon ng tao at ng kapaligiran, ito ay ang kaugnayan ng tao sa kanyang kapaligiran, sa kanyang kinaroroonan. Ibig sabihin, ang tao ay naaapektuhan ng kanyang pamumuhay dulot ng kapaligiran na mayroon siya. Panglima ay ang paggalaw. Ang paggalaw, ito naman ang paglipat ng tao mula sa kinadis ng lugar patungo sa ibang lugar. Gaya na lamang ng migration. Maraming tao ang palipat-lipat ng tirahan, palipat-lipat ng bansa. Dumako naman tayo sa istruktura ng daigdig. Ang istruktura ng daigdig ay nahahati sa tatlong bahagi. Una ang crust, mantle at core, mula sa pinakapanlabas hanggang sa pinakapanloob. Unahin natin ang crust. Ano nga ba ang crust? Ang crust, ito ay tumutukoy sa matigas at mabatong bahagi ng daigdig. Dito matatagpuan ang mga kabundukan at kapatagan, maging ang ibabaw na bahagi ng karagatan at tubig. Pangalawa ay ang mantle. Ito ang patong bato na napakainit. Ang natutunaw at malalamot na bahagi ay kasali dito sa tinatawag na mantle. Pangatlo naman ay ang core. Ang core, ito naman ang pinakasentro ng daigdig. Nahahati din ito sa dalawa, ang outer core at inner core. Ang outer core, ito ay ang malalikidong nickel at metal na may lalim na 2,200 kilometers. Habang ang inner core naman, ito ay may init na umaabot ng 6,000 na may lalim na 1,250 kilometer. Bahagi din ng pag-aaral ng istruktura ng daigdig ang
globo. Ang ating globo ay nakahati sa apat na bahagi. Ano-ano ito? Tama, ito ay ang Northern Hemisphere, Southern Hemisphere, Eastern Hemisphere, at Western Hemisphere. Ang ating globo ay hinahati ng imahinasyong guhit o yung tinatawag na grid. Ano nga ba ang grid? May iba't ibang uri ng grid sa ating globo at mapa. Una na dyan ay ang Ecuador. Ang Ecuador, ito ay matatagpuan sa kalagitnaan na tila pahalang. Pangalawa ay ang Prime Meridian. Ang Prime Meridian naman, ito ay patimog o pahilaga na tila nakatayo. Pangatlo ay ang Parallel. Ito naman ay guhit na kaagapay ng kapwa niya guhit na tila walang paraan upang sila ay magkasalubong. Kaya nga, ito ay tinatawag na Parallel. Pang-apat at pang-lima, ang Latitude at Longitude. Ano ba ang pagkaiba ng dalawang ito? Ang Latitude, isa itong distansyang angular na natutukoy ang dalawang Parallel patungo sa hilaga o timog ng Ecuador. Habang ang Longitude naman, ito ay distansya sa pagitan ng isang guhit sa silangan ng Prime Meridian. Ngayon, nakuha ba ang iba't ibang istruktura ng daigdig? Dumako na tayo sa pinakahuling bahagi ng leksyon. Ang katanungang, bakit magkakaiba ang oras at lema sa daigdig? Ayon sa siyentipikong pag-aaral, bawat distansyang angular sa ating globo ay may katuwang na degree. Gaya ng equator, ito ay nagtataglay ng 0 degree latitude. Habang ang Prime Meridian, ito naman ay nagtataglay ng 0 degree longitude. Ang imahinasyong guhit sa globo ng latitude at longitude ay nakakatulong upang malaman natin ang oras at araw sa iba't ibang panig ng mundo. Sadyang naiiba ang oras sa iba't ibang panig ng mundo dahil ang mundo ay patuloy at patuloy na umiikot. Ang pag-ikot ng mundo sa kaniyang sariling axis ay isa sa dahilan kung bakit nagdudulot ang ating daigdig ng iba't ibang oras. In fact, depende din ito sa lokasyon ng isang lugar. Ngayon, tapos na tayo sa ating talakayan. Nakuha mo ba lahat ng ating mga leksyon? Kung sakaling may hindi ka naunawaan dito, maaari mong balikan ng balikan ang video na ito hanggang sa ito'y iyong maunawaan para maging handa ka sa ating susunod na talakayan. Hanggang dito na lang muna. Ito nga pala ulit si Ma'am Johara Pandapatan Undi. Salamat sa pakikinig.